Magandang gabi po sa lahat at happy midweek po. Hello, mahina yata. Happy midweek. Yeah, salamat sa pagtugon. Salamat po, Sister Arlene, sa magandang mensahe ng awit. At yun talaga ay akma-akma sa aking topic ngayon. Natutuwa ko kay Sister Arlene kasi nung Sabado, tinanong ko si Sister Ruth kung sila ba ay... Kasi sila dapat nakakanta ngayon. Sabi naman niya sa akin ay hindi sigurado. Kinausap ko Sister Arlene na maghanda siya. At tungto talaga ako dahil sabi pa ni kasama niya na yung kanta na yun, hindi niya talaga alam. Pero kanyang pinag-aralan. Tatlong araw daw yata niyang pinaghandaan. Kaya salamat Sister Arlene. Yun ay papuri sa ating Panginoon at ito'y aking kinagagala. Sa gabi po ito ay dapat ang kausap, ang kaharap po natin ninyo ay si Mario May. Siya po ang naka-assign. Aso lang, nasa AUP siya, kaya sinalo ko na. Kasi, nung nakaraan, nasa hindi ni Brother Pascual si Jason, hindi rin nagampanan ni Jason. At nahiya naman ako kay Pascual, dalawang mga anak, na-assign, wala man lang tutugon. Kaya sinalo ko na. Ang topic po natin ngayon ay ang last chapter ng Steps to Christ. May bago po tayo, pagpapatuloy, buksan po natin ang ating mga Biblia sa John 16:33. John 16. At kung ating napangatagpuan, ating pong basahin. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapagkapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinay ang sanlibutan. Tayo po lahat ay manalangin. Mapagpalang Ama na nasa katasan sa manalangin, sa gabi po ito, amin po nilapit ang aming mga sarili sa inyo. Nagpapasalamat kami sa mga kabutihan ninyo binigay sa amin. Nawa po Diyos sa gabi ito. Iyon po kami pagpalain. Ang mensahe na aming matinig ay ito'y galing po sa inyo. Inilapit ko po ang mga sarili. Patnubayan niyo po ako. Ang lahat na aking sasabihin ay magbibigay lakas sa bawat isa sa amin habang kami nagpapatuloy paglilingkod sa inyo. Patawad Ama sa aming mga pagkukulang pagkasasala. Ito po'y aming hiniling pinapasalamatan. Alang-alang na po sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Rejoice in the Lord. Yan po ang title sa ating Steps to Christ last chapter. Or nagagalak sa Panginoon. Ano ba ang nagagalak? Ang nagagalak po ay kapag ang puso ng isang tao ay puno ng kasiyahan at kapayapaan, yun po ay nagagalak. Halimbawa po, si Brother Pascual at si Sister Loida. Apat na taon talaga nila pinaghirapan na makatapos ang kanilang dalawang anak. Sabay-sabay yun, college, mga kapatid. At ngayon ay nakapag-graduate na po. Tiyak na ang puso ni Sister Loida sa kanilang Brother Pascual ay tiyak na puno-puno ng kagalakan. Dahil sa wakas, nakagraduate na rin ang dalawa nilang anak. At sa maging din sa laro, maalala ko doon sa Estipidos, may laro kami doon, volleyball. Lagi kaming talo. Ang score po namin ay laging dos. Ang kalaban namin ay 25, 26, hanggang 2 lang talaga kami, 5. Lagi kami pinakantsawa ni Jason. Pero nung time na pang-pitong laro na yata namin yon, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na karating ang aming score ng 23. Ay tuntuan na kami noon. Galak na galak kami. Kasi sa pitong laro namin ay doon lang kami nagkaroon ng score na ganun kalaki, kataas, 23. Galak na galak kami doon. Ngunit, sa isang Kristiyano ba? Paano ba tayo maglilingkod sa ating Panginoon na puno ng kalagalakan ang ating puso? Sa maraming paraan ay meron pa akong tatlo na pwede nating pagsalusaluhan. Una po ay pagsaksi kay Kristo. Pangalawa ay ang pagtitiwala kay Kristo. At ang pangatlo ay ang kaligtasan. Unahin po natin ang pagsaksi kay Kristo.
Sesulat ni Mrs. White sa Stack the Price sa page 81 ay sinasabi, "The children of God are called to be representatives of Christ, showing forth the goodness and mercy of the Lord, as Jesus has revealed to us the true character of the Father. So we are to reveal Christ to a world that does not know His tender pitying love, to speak to the hearts of those who are not offended with Him. Perhaps they do not read the Bible or do not hear the voice that speaks to them in its pages. They do not see the love of God through His Word." Yun. Representatives. Representatives tayo ni Kristo. Ano ba i-represent natin kay Kristo? Ano ba makikita natin kay Kristo? Ang ugali ni Kristo ay pag-ibig, ilaw, kapayapaan, at kabutihan. Sa ating pamilya mga Kristiyano, ano ba dapat natin gawin upang ma-present natin, ma-represent natin ang ugali ni Kristo, ang karakter ni Kristo? Saan ang paraan? Pwede po mga kapatid, sa ating pamumuhay, dun sa ating pamilya. Paano ba natin ipakita ang ilaw sa loob ng ating pamilya? Pagka ang ating kasama sa kasambahay natin ay hindi pa kapanambarataya natin, ay kailangan makita niya ang liwanag ni Kristo na binigay sa atin. Kasi ang sabi pa ni Kristo sa atin, tayo ang magdadala ng liwanag dun sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Sa mga tao na hindi lubos kilala ang Diyos, o hindi man lang nakabuklat ng Bible, o hindi man lang nakarinig ng mga salita sa Diyos, tayo yung natasan ng Diyos. Kung buksan po natin ang John 17:18, yan, 17:18. Atin na pong natapuan. Ito po ang sabi ng ating Panginoon, "Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan." Tayo pala inutusan ng ating Diyos bilang Kanyang katiwala dito sa sanlibutan. At ano bang iniwan niya sa atin kundi ang Kanyang liwanag? Magliwanag tayo sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay. Pakita natin sa ating kapitbahay ang pag-ibig ni Kristo. Halimbawa, si Brother Pascual, ang bahay niya doon ay nakatayo. Siya lang nag-iisang Adventist doon nakatayo. Ibig sabihin, iyon ang panukalan ng Diyos sa kanya na magliliwanag siya sa kanyang kapaligiran. Maging din si Ate Elsa, nag-iisa lang siya doon. Nag-iisa lang siya nakatira doon Adventist sa kanyang paligid. Iyon ang panukalan sa Diyos sa kanya. Yun ang utos ng Diyos sa kanya, magliliwanag siya. Dahil ang gusto ng Diyos sa atin ay magiging magliwanag sa ating paligid. Sa ating kasamaan sa trabaho, kailangan mahiba tayo, ipakita natin ang ilaw ni Kristo. Dahil ang sabi ni Kristo sa atin, tayo yung mag-guide sa mga tao ito papuntang heaven. Isashine natin ang ilaw na kanyang iniwan sa atin. Maging maingat tayo sa ating mga kilos, lalo na sa pagsasalita. Minsan sa ating pagsasalita, hindi tayo naging maingat. May mga tao na sa paligid natin nakikinig, lalo na sa mga tao hindi pa natin kapanampalataya. Kaya mga kapatid, ang tanging isang paraan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon na may kagalakan ay ang pagsaksi, ang pagiging tunay na saksi ni Kristo. Ay ang pagtitiwala kay Kristo. Sa Biblia, ay mababasa natin ang mga tao, mga karakter na lubos ang pagtitiwala sa Panginoon. Si Queen Esther. Alam natin ang story sa buhay ni Queen Esther. Nanganganib ang kanyang sambayanan, kaya lubos ang pagtitiwala niya sa Panginoon na hindi siya pababayaan. Bagamat, hindi siya pinaitulutan o binigyan ng karapatan na makipag-usap sa hari, ngunit nagtitiwala siya na pagka siya nandoon na sa harapan ng hari, ay pagbibigyan siya na siya kakausapin. At sa ganon,
si Esther ay nagtagumpay na iligtas niya ang kanyang sambayanan. Si Gideon, dahil sa pananalig ni Gideon at sa kanyang pagtitiwala, 300 lang po ang kanyang mga sundalo, ngunit siya po ay nagbagi sa labanan. Ang kalaban po nila ay marami, pero dahil sa kanyang pananalig at pagtitiwala sa Panginoon, sila po ay nagbagi. Si Moses, noong nandun na sila sa gitna sa nahating dagat, ay hinabol sila ng mga Egyptians. Malapit na malapit na talaga silang mabutan. Ngunit ang pagtitiwala at pananalig ni Moses na Diyos na pababayaan ng Diyos ay ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Noong isigaw ni Moses na, "God, help us, save us." Ilang saglit lang, yung mga kabayo na may dalang kalesa ay nangamutpot. Ano yung mutpot sa Tagalog? Natalisod. Nagtalisod sila. Sunod. Yun ang dahilan kaya hindi na nila nahabol ang mga Israelites, ang mga bayan ng Israel at ito'y nakaligtas. At yung mga mahabol sa kanila ay nangamatay lahat, nalunod, dahil ang dagat ay muling nagbalik. Bakit ba mababasa sa Biblia at bakit nakasulat sa Biblia ang mga taong lubos ang pagtitiwala sa Panginoon? Kailangan ba talaga na isulat yun? Oo, mga kapatid, kailangan. Dahil ang Biblia ay ang magiging ehemplo natin. Dahil ang tao minsan nawawala ng tiwala, nawawala ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos dahil sa mga iba't ibang mga problema. Pagsubok, una siyang dahilan sa panglupaypay at panghihina sa pananampalataya. At ito ang gusto ni Satanas na mangyari sa atin, at mapalayo tayo kay Kristo. At ayon sa sulat ni Ellen G. White sa Steps of Christ, page 82. Satan is exultant when he can lead the children of God into unbelief and despondency. Exultant, mga kapatid, ay yung rejoice, natutuwa, nasisiyahan. Despondency is hopelessness, pagkawala ng pag-asa. Yun ang gusto ni Satanas sa atin. He delights to see us distrusting God, doubting His willingness and power to save us. He loves to help us feel that the Lord will do us harm by His providences. It is the work of Satan to represent the Lord as lacking compassion and pity. He misstates the truth in regards to Him. He fills the imagination with false ideas concerning God. And instead of dwelling upon the truth in regard to our Heavenly Father, we too often fix our minds upon the misrepresentation of Satan and dishonor God by distrusting Him and murmuring against Him. Yun ang ginagawa natin kapag tayo ay wala ng tiwala sa ating Panginoon at kapag tayo ay nawala na ng kagalakan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yun ang gusto ng kaaway sa atin. Ang bumagsak tayo sa panghihina sa panglupaypay, apat isipin natin mga kapatid. Pagka tayo naglupaypay, ayun ang inantay natin, ayun ang inantay ng kaaway, tayo bumagsak at pagka hindi na tayo makatayo, tuluyan na talagang mapapalayo tayo sa Panginoon dahil aapakan na tayo ni Satanas. Ang sabi ni Mrs. White, pagka ang puso din ng isang tao ay puno ng kabiguan, puno ng kamalian, puno ng panglupaypay, puno ng panghihina ang laging iniisip, ay tuluyan na talaga siya mawawala sa Panginoon. Subalit, kung magtiwala lamang tayo sa salita at pangako ng ating Panginoon, nababasa natin sa Isaiah 41:10. Kung may mga Biblia po tayo, buksan po natin sa Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sama sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo,
aking kaalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Opo mga kapatid, pagka ang pagsubok ay dadating sa ating buhay, mga problema, ay huwag tayong magpaypay. Dahil ang pangako ng Diyos sa atin ay alalayan niya tayo. Huwag tayong matakot. Harapin natin kung anong pagsubok na dadating sa ating buhay. Dahil ang ating Diyos ay kapaniwalaan natin na nandyan siya lagi. Tumutugon sa ating mga kahilingan. At isa pa mga kapatid, ang pagsubok po ay may dalawang dahilan. Minsan, ang pagsubok ay pinahintulutan ng Diyos upang ang isang tao ay masubukan kung ito ba'y matatag, kung gaano matatag ang kanyang panampalataya sa Diyos. Si Job, sinusubukan, pinahintulutan ng Diyos, nabigyan ng pagsubok si Job, kung gaano ba siya katatag. Ang isa po ay upang tayo'y turuan. Minsan nagkaroon tayo ng pagsubok dahil sa binidisiplina tayo ng Panginoon, dahil mahal tayo ng Diyos. Binigyan niya ng paitulot sa Satanas para bigyan tayo ng pagsubok upang tayo matuto. Minsan sa ating pagkakamali ay doon tayo matututo kagaya kay Jonas. Nagkamali siya, tumanggi siya sa utos ng Panginoon sa kanya. Kaya yun, inaan siya ng malaking isda at doon niya nangawahan na kailangan niya sundin ang utos ng Panginoon. Kung saan siya nagkamali, ay doon siya natututo. Tayo rin mga kapatid, sa pagsubok, ay doon tayo minsan natututo. At doon lumalago ang ating pananampalataya. Ang pagsubok na ginagamit ng kaaway sa atin, ay gawin natin inspirasyon. Anumang bighati, anumang mga problema, gawin natin inspirasyon sa ating buhay upang lalo maging magalak sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pagtitiwala, yun ang gusto ng Diyos sa atin. Ang pangatlo po ay kaligtasan. Bakit ba kailangan natin tayo? Bakit ba natin kailangan na magsimba? Bakit ba kailangan natin sumunod sa utos ng Diyos? Bakit ba hindi na ba tayo pwede lang na tuloy-tuloy lang kung anong gusto natin gawin sa ating buhay? Siyempre mga kapatid, dahil mayroon tayong mithiin, gusto natin ang maligtas. Dahil pagka tayong maligtas, masaya doon. Wala nang hirap, wala nang kamatayan, at alam na natin lahat pagka tayo maligtas. Pagka tayo ay naligtas na at papasok na sa tayo sa langit, ang sabi sa atin sa Mateo 5:34, Mateo 5:34, ang sabi sa atin, "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Yun. Siguro tuwang-tuwa tayo, no? Sipin mo, maliligtas tayo. Ang lahat ng kahirapan natin sa mundong ito ay mawawala na dahil maliligtas na tayo. Sobrang saya natin mga kapatid. Ngunit, ang kaligtasan ba ay madali? Ha, mga kapatid? Madali ba ang kaligtasan? Bagamat ito'y bigay ng ating Panginoon o regalo sa ating Panginoon sa atin, madali ba? Kung naalala natin ang mensahe ni Brother Eli noong Friday, ang topic po niya, ang buod sa kanyang topic ay paghahanda. Paghahanda sa ating sarili kung darating ang Sunday law. Tayo pa ba'y makakatayo? Tayo ba'y mamanatili maging Adventist pagdating ng Sunday law? Sa Saturday, sa second service, ang kanyang topic ay naukol sa firm foundation of faith. Kung gaano katatag, gaano katibay ang ating pananampalataya sa panahon na magkaroon na tayo ng malaking pagsubok, tayo ba'y hindi mabubuan? Ang pangatlo, sa AY, yun ang pinakamaganda sa lahat. Paalala at pag-iingat sa ating bilang mga Kristiyano. Anger. Pagka ang tao, kahit na naglilingkod sa Diyos, ngunit madali siyang magalit, yun ay hadlang sa pananampalataya.
papuntang kaligtasan. Hatred, hatred. Pagkapuot. Pagkapuot minsan sa kapatid o kapitbahay. Iyon ay hadlang. Ayaw din ng Diyos nun. At ang isa, ang public enemy number one, gossipers. Ito yung pinaka sa lahat. Maraming pamilyar ang pwedeng masira. Maraming nanghihina. Itong dila, na bagamat ang dila ginagamit sa papuri sa Panginoon, ito'y ginagamit din sa pagsasalita na minsan nakakasakit sa ating kapwa, minsan nakapanghina. Sa ganito ba kayo magkapatid, tayo kaya maliligtas? Kaligtasan natin hinahanap kaya tayo kaya maliligtas? Baka isa tayo doon sa sabihin sa Matthew 7:23. Matthew 7:23, buksan po natin. Ito po ang pagkasabi. At kung magkagayon, ipahayag ko sa nila, kailanman, hindi ko kayo nakakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong nanggagawa ng katampanasanan. Katampanasanan, mga kapatid. Dahil inaangkin natin na tayo mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, ngunit taliwas naman sa ating mga pinagagawa. Sayang mga kapatid, sayang ang ating mga pinagpaguran. Kilala natin ang Diyos, ngunit ang tanong, ang Diyos ba ay kilala tayo? Pagdating ng panahon, kilala natin ang Diyos. Ang tanong, kilala ba tayo ng Panginoon? Yun ang malaking tanong sa atin. Si Noah, nung matapos niyang gawin ang arka, ay nanawagan siya sa mga tao na makyat kayo para pagdating sa malaking ulan o sa malaking baha ay maligtas kayo. Pero ang mga tao ay hindi nakikinig. Bagkos, kanilang pinagtawanan. Di sila aniwala. Binaniwala nila. Hanggang dumating malaking baha at sila'y nalunod at sila'y lahat ay hindi naligtas. Sila'y namatay. Sa great controversy na ating pinag-aralan tuwing Miyerkules at Biyernes, Step to Christ, Wednesday, Friday, great controversy. Ang mga ito, mga kapatid, ay isang panawagan. Panawagan sa atin upang maging gabay sa araw-araw nating pamumuhay na magiging tunay na saksi ni Kristo ang ating pamumuhay ay magliliwanag sa mga tao na sa paligid natin. Pangalawa, paalaala. Paalaala sa atin ng lahat ng pagsubok na ating dadanasin at kapighatian na ating maranasan ay kailangan huwag tayong mawala ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Pangatlo, paghahanda. Paghahanda sa ating sarili sa pagbalik ni Kristo. Paghahanda sa sarili upang baguhin kung anumang mga weaknesses natin. Dahil ang nais ng Diyos sa atin ay datnan tayong malinis. Tulad ng isang party, mga kapatid. Pagka nagbuo ka ng isang party, kailangan nakaayos na lahat. Kapagdating ng mga bisita ay wala silang masabi. Perfect. Ganon din ang Diyos. Ganon din si Kristo. Ang nais sa atin ng Diyos ay magtagumpay tayo sa pagiging tunay na saksi natin kay Kristo. Magtagumpay sa mga pagsubok sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Kagaya natin binasa kagalina, ang pighati talagang daranasin natin, ang pighatian at ang mga pagsubok daranasin natin. Ngunit dahil nitiwala tayo sa ating Panginoon, ito'y ating malalampasan. Ang magtagumpay sa pagsisikap na maging matuwid
sa mga tao sa harapan ng Diyos. Dahil ang sabi ni Kristo, yaon lamang mga tao nagtatagumpay ang siya makakapasok sa kariyan ng Diyos na inihanda niya sa atin. At kung magkagayon mga kapatid, ang kaligtasan ay ating maranasan. At ang paglilingkod sa ating Panginoon ay lubos na may kagalakan doon sa langit na ating tibiran. Nawa mga kapatid sa gabi ito, ang mensahe na ating narinig ay ating pag-isipan. Huwag nating baliwalain ang bawat mga mensahe na ating narinig dahil ito'y gabay sa ating pamumuhay, buhay Kristiyano. At sa gabing ito, akin pong dinadalangin na ang ating panampalataya ay mananatiling matibay anuman ang pagsubok na ang ating maranasan. Upang ang kagalakan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon ay lubos nating maramdaman sa ating puso. Magandang gabi po sa lahat at ito po ang aking dalangin.